showbiz fanatics, Miss Raisa Paul Carson na kapatid ni Alden Richards, ipinakita ang special someone ni Alden na umaten sa anniversary ng kanyang lakbo sa Binyan, Laguna. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago natin simulan of course ang ating mga updates for today's video, maraming salamat po sa inyo pong mainit na pagtangkilik at pagsubaybay sa lahat ng ating mga updates. So dahil po dyan ay talaga namang uumpisahan natin ito pong ating updates ng masaya at positive. Dahil nag-post nga ang pamilya Paul Carson sa kanila pong Instagram at sa lahat ng kanilang mga social media platform ng kaganapan sa mismong anibersaryo ng MacDo 2023 dito po sa Binyan, Laguna, kung saan ay present nga ang buong Paul Carson family including Raisa Paul Carson, si Mr. Alden Richards Paul Carson Jr. and ang kanilang daddy Bay, and of course ito pong kanilang bunsong anak na si Angel Paul Carson. Nakita nga natin how they really supported each others at talaga naglaan po ng oras at panahon si Alden Richards para po talagang maka-attend or talagang maibigay niya yung buong suporta niya, kasi kung tutuusin talaga ang pinaka-hands on talaga sa business na ito ay ang kanyang daddy, si Daddy Bay, tsaka po si Miss Raisa. Kung makikita po ninyo at lagi nyo pong nakikita yung mga Instagram day or my day po nitong si Raisa, ay lagi po siyang nando doon po sa MacDo. Talagang siya po yung talagang very on hand po siya pagdating po sa business ni Mr. Alden Richards. Ganun po sila ka-supportive. Kaya naman, every now and then, wala po silang ginagawa kundi mag-post ng mga kaganapan dito sa McDonald's na ito. At alam nyo po ba, to give you a na lang, no, yung parang short preview about this. Alam niyo po ba na isa sa mga nag-influence dito kay Alden Richards sa Paul Carson family na makapagpatayo ng ganitong negosyo ay walang iba kundi si Miss Maine Mendoza. Kasi bago pa man po pumasok sa showbiz ang isang Maine, eh meron na po siyang McDonald's. At dahil po dyan, kinuha din po itong gumawa din po ng paraan si Mr. Alden. Siguro, maaaring ikinuwento sa kanya ni Miss Maine kung gaano kalakas ang magkaroon ng ganitong kalaking kumpanya. Kasi kumpanya, corporation po ang McDonald's eh. Kaya naman po ngayon, talaga may kita nating Super Lago at isa sa mga kilalang branches po yan dyan sa Binyan, Laguna. Ito pong McDonald's ni Alden Richards kung saan makikita po natin yung napakalaking larawan niya dito po sa area ng dining area. Talagang nakita natin yung suporta ng bawat isa sa kanila. Pero itong si Raisa talaga, walang may tatago. Dahil sa isang video po niya sa kanyang Instagram, ipinakita niya po. Siyempre, behind those success, meron po talagang inspirasyon itong si Mr. Alden Richards. Napilit natin na parang lagi na lang pong discreet kung ipakita, di ba? Laging kailangan, hindi lang tarang pinapakita. Si lagi niya sinasabi sa mga interview niya, single siya. Lagi niya sinasabi sa interview niya na ganito siya, naghahanap siya ng kapartner, chuchu, ganun pa yung mga sinasabi po niya, di ba, sa mga interview. Kaya marami pong nagagalit sa kanya kasi parang hinililihim niya. Meron ngang isang direktor na tinanong siya kung single ba siya o hindi. Nung sinabi niyang single siya, hindi po makapaniwala, hindi naniniwala. Babae po yun, yun po yung nag-direct ng kanila pong movie ni Miss Catherine Bernardo, if I'm not mistaken. Siya po yun eh. Nung tinanong siya ng tahasan siyang tinanong if he's single, sinagot niya oo, which is isa sa yan sa talagang mabaga parang ikinagalit ng maraming mga fans po ni Alden at ni Maine dahil sinasabi nga niyang single siya. Pero ito nga isa sa mga video clips na ipinakita ni Raisa. Ang tanong ko, bakit kailangan niyang i-black and white at nakalagay na caption by kuya? Kasi pagkatapos po ng event ay agad-agad na bumalik itong si Mr. Alden Richards dito po sa Manila. Naman natin na meron po siyang taping para sa panibago niyang project with Julia Montes. Pero alam niyo po ba na isa sa kapansin-pansin ng mga netizen kung bakit po kailangang i-black and white nitong si Miss Raisa Paul Carson ito pong kotse ni Mr. Alden Richards at kung sino yung nasa loob nito. Kasi kahit po tingnan niyo parang medyo malinaw kasi yung salamin at makikita po ninyo
inside that car. Kaya naman talagang medyo ano tayo dito, medyo suspicious yung mga galawan na ganito. Alam na natin kung sino kasama ni Alden Richards, at syempre hindi naman palalampasin ng special someone ni Mr. Alden Richards yung event na ito, sa isa sa pinakamahalagang event ng buhay po ni Alden, dahil syempre isang taong pasasalamat. So nakita natin dyan si Mama Ten, ayan, nasa labas si Raisa, tapos maraming mga tao talagang nagpapapicture with Alden Richards. Yun po yung ilan sa mga kaganapan po dito po sa nasabing anniversary po ng McDonald's ni Mr. Alden Richards sa Binyan, Laguna. So kasabay nga nito ay talagang magbabalik na nga si Alden Richards sa Manila. So sana nga no, parang si Miss Raisa talaga yung isa sa pinakamalakasang loob para mag-post sa mga ganito. Si Alden po kasi, so much as possible, ayaw niya po na ma-involve sa personal niyang buhay or maisa publiko kung ano man yung pribadong buhay na meron siya. Kasi sabi niya nga, diba, lagi niya sinasabi that a private life is a peaceful life. So yun po isa sa mga motos niya ngayon. At lalo na ngayon, diba, nagkakagulo po. Pero nakita naman natin that Alden Richards is meron po siyang paninindigan, at kung hihingiin naman po yung kanya pong opinion patungkol sa nasabing issue sa Itbulaga, alam ko namang hindi niya pahihindian at hindi pa rin magbabago kung ano man po yung nasabi niya nung una. To give you lang po para po i-remind kayo with regards to this, sinabi niya na kahit anong ganda at kahit ano pang i-offer sa kanya ng Itbulaga ng Tape Incorporated, kung hindi niya po kasama ang TBJ maging ang ibang mga host na nakasama niya for the longest time dito sa Itbulaga, ay hindi niya po tatanggapin. At ganun din naman si Miss Main, kaya nga po inunahan na ni Main umalis na po siya bago pa siya tanggalin or bago pa magkagulo dito. Kailangan i-secure po ng Itbulaga itong mga talents po nila. Nakakaawa lang, sabi nga ni Tito Sen, na may mga kasama po sila dito sa Itbulaga ng mahabang panahon, na ito lang po ang tanging inaasahang pagkakakitaan nila, tapos biglang may mga ganitong klase ng issue na binumabalot po sa Itbulaga na bagay na hindi niya nagugustuhan. Buti na lang itong si Main, kahit po wala na siya sa showbiz, meron siyang tinatawag na mga yung investment na pwede niyang pagkakitaan after the showbiz. At ganun din si Alden, kaya pala ganun na lang yung preparation nila, kasi sabi nga nila, showbiz is not forever, diba? So bagay na talagang mauunawaan natin kung bakit kabi-kabilaan ang kanilang mga investment, na habang sila nag-work sa showbiz, talagang they make it a point na nakapag-establish na sila ng isang business na kagaya nito. Kaya naman, congratulations Alden Richards for your dun po sa sinelebrate po nila. At ngayon naman, syempre mag-re-react naman tayo sa mga comments po ninyo patungkol dito po sa ating last update. Unahin natin ang komento mula kay Ma'am Shinilba Jimenez. Sabi niya, kung di po kayo kontento sa pamamalakad ng halushos, wala naman pong kumipigil sa inyo, sige po, lumipat na kayo para po tapos na ang sabong. Di naman nila kayo pinipigilan, nasa inyo ang desisyon. Ayan. Tama naman po si Ma'am Shinilba. Kaso nga lang po kasi, sana nga ganun lang kadali, ano, na kung ayaw talaga, kung gusto nilang umalis, syempre po may hahabulin ng halushos sa kanila. Hindi po papayag yan na bigla-bigla na lang nilang iti-take out ang Itbulaga. Sabi po ni Ma'am si Suling Manuel, ayaw si Main. Ayan, magkatabi. Bakit mag-asawa sila? Bakit ayaw niyong pagtabihin? Bakit? Hayaan ka. Yan kasi kayo. Ayan. Buti na lang naunawaan ko yung sinabi ni Ma'am si Suling Manuel. Ano? Ganto talaga siya mag-comment sa mga comment section. Kaya po pinipili ko. Kasi syempre, alam natin na masaya sa pakiramdam na pinipili. Diba? Sabi ni Ma'am si Lolita Miranda, hanga pa naman ako sa kanya noon dahil pinupost niya yung dalawa at mahal niya. Yun pala, bumaligtad dahil sa pera. Yun lang talaga ang pinakamalupit dun. Lang isa sa pinakamasakit, no? Dahil lang sa pera nagkaganon at biglang nagbabago ang lahat. Sabi naman po ni Manshi F. Masa, sabi niya, bakit ka magagalit? Kulang pa ba ang kinita mo sa Itbulaga? Pasalamat ka nga, nagamit mo ang Itbulaga sa pagiging politiko mo. Why not stress the issue? If you want to leave Tape, then go. Pinagbibili mo ba ang rights or ng EB or what? Ngayon, whoever succeeded, siguro it meant to be. Ayan, so ito naman, medyo hindi siya ganun ka sampalataya or hindi siya sided dito po kay, dito po sa TBJ or sa pinasabi po ni Tito Sen. So,
that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. Thank you for watching. God bless everyone.